Hello guys, good day. I'm here ulit, MyTechPH. And ngayon guys, is may tuturo ako sa inyong bagong APN. So bago na naman tong APN na magpapabilis at magpapalakas ng inyong internet connection, kung kayo ay gumagamit ng internet using mobile data, packet wifi, and wifi router. Make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayong mag-skip para wala kayong malipasan ng mga steps. Simulan na natin, pakatapos ng aking intro. So yun guys, magsimula na tayo. Una natin gagawin, punta tayo sa settings ng ating cellphone. Click natin yung settings, then punta tayo sa SIM card and mobile data. So sa ibang device nakalagay dual SIM and mobile network, same lang sila, click lang natin. Then pili tayo ng SIM card kung ano yung gusto natin gamitin. So compatible siya sa lahat ng uri ng SIM cards. Mapa Smart, Globe, Tito SIM, Gomo SIM, Token Text, TM, at kahit ano pa. So pipiliin ko itong SIM 2, which is Globe, kasi ito yung mag-load ko. Piliin natin yan. Then sa baba may makikita kayong access point names or APN. So piliin natin yan. Click natin. Then pag na-click na natin, sa taas may makikita tayong plus sign or add button. Click natin yan. Then fill out natin to lahat. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click natin yung name. Then ilagay natin sa name, Monet APN. So yan yung pangalan niya, Monet APN. Kung gusto nyo palitan yung pangalan, walang problema. Pero ito talaga yung name ng ating APN. Then, click OK. Sunod, punta tayo sa APN. Click natin. Then, ilagay natin mms.monetcg.com. So, yan yung APN natin. mms.monetcg.com. Then, click OK. Sunod, punta tayo sa username. Click natin tong username. Then, ilagay natin WAP. So, WAP. Then, click OK. Sunod, punta tayo sa password. Click natin tong password. Then, ilagay natin MMS. So, yan yung password niya, guys. MMS. Then, click OK. Sunod, guys, punta tayo sa MMSC. So, punta tayo dito sa MMSC. Click natin yan. Then, ilagay natin http://192.168.180.100/servlets. So, yan. / MMS. So, yan guys. http://192.168.180.100/servlets/MMS. Then, click OK. Sunod, punta tayo sa MMS proxy. Click natin itong MMS proxy. Then, ilagay natin 10.0.5.19. So, 10.0.5.19. Then, click OK. Sunod, punta tayo sa MMS port. Click natin itong MMS port. Ilagay natin sa MMS port 8080. Then click OK. Then sunod, punta tayo sa authentication type. Click natin itong authentication type. Then iset natin sa PAP or CHAP. So sa pinakamaba, PAP or CHAP. Piliin natin yan. Sunod, punta tayo sa APN type. Click natin itong APN type. Ilagay natin default, SUPL, MMS, WAP. So yan, default, SUPL, MMS, WAP or WAP. Then click OK. Then sunod, punta tayo sa APN protocol. Dapat nakaset siya sa IPv4. Okay? Then yung APN roaming protocol dapat nakaset din sa IPv4. So pag naset na, last but not the least, punta tayo sa bearer. Make sure lang na naka-unspecified dyan para compatible sa lahat ng device. So back natin. Double check nyo kung tama yung pagkakalagay ng mga spelling, mga words, numbers. Then pag okay na, click save. Pag na-save na natin, hanapin natin yung ginawa nating APN. So ito yon, Monet APN. Piliin natin yan or lagyan natin dito sa bilog.
Then, i-airplane mode natin siya ng 5 seconds para ma-fully activate sa ating device. So, airplane mode muna natin. Bilang tayo ng 5 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5. Then, i-an airplane mode na natin. At ready na yan para gamitin. So, ngayon, susubukan natin. Mag-i-speed test tayo. Punta tayo sa speed test. Click natin tong speed test. Then, wait natin mag-open. So, kung wala pa kayong speed test, guys, download na kayo sa Play Store. Speed test para ma-measure nyo yung bilis ng inyong internet connection. So, ayan. Finding server. Antayin lang natin. So, ayan. Makikita nyo, Globe Telecom LTE. Kasi yung gamit natin is mobile data. Click go. Then, wait natin yung result. So, ayan guys. Kung makikita nyo yung ping niya, 28 ms, which is good na. Yung jitter niya is 15 ms, good na din. Then, antayin natin yung final result ng download Mbps. So, ayan. Good na yung download Mbps niya. Yung final result is 8.41 download Mbps. So, para sa akin, mabilis na to guys. Kasi sa ganitong oras sa amin, nasa 3 to 4 download Mbps lang. Pero ngayon, papapalo na ng 8.41 Mbps. Yung upload naman guys is 1.74, good na rin. So, overall, maganda siya gamitin sa mobile data. So, punta naman tayo sa pag-set ng APN sa packet Wi-Fi. Mag-login kayo sa inyong portal ng inyong packet Wi-Fi. So, mag-login muna ako. So, ayan guys, andito na tayo sa portal ng aking Globe Packet Wi-Fi. So, para mag-set ng APN sa packet Wi-Fi, kahit Globe man yan, smart or kahit anong brand, kahit sa Wi-Fi router, hanapin nyo lang yung APN settings. Sa packet Wi-Fi, matatagpuan yung APN settings sa network settings. Sa Wi-Fi router, hindi ko lang alam kasi hindi pa ako nakakagamit ng Wi-Fi router. Pero ang alam ko, hanapin nyo lang yung APN doon para doon kayo makapag-set ng bagong APN. So, click natin tong network settings. Click natin yan. Then, pag naklik na natin yan, may makita tayong APN list. So, sa tabi ng APN list, may plus sign dyan or add button. Click natin yan para makapag-add tayo dito. Then, sunod, i-fill out natin to. So, unahin natin i-fill out yung profile name. Siyempre, yung profile name niya is Monet APN. Then, yung username, lagay natin WAP, WAP. Yung password, set natin sa MMS. Kaya yung APN, ilagay natin mms.monetcg.com. So, yun yung APN niya, mms.monetcg.com. Double check nyo kung tama yung pagkakalagay ng mga spelling para 100% nagagana sa inyong device. Then, click save. Wait natin siya guys, ma-save sa ating packet Wi-Fi device. So, saving your settings, antayin lang natin. So, yan, success na. Ngayon, testingin natin kung bumilis or malakas nga ba gamitin yung APN na to sa packet Wi-Fi. So, punta tayo sa speed test. So, ito yung kanina. Speed test to kanina ng sa mobile data. Ngayon, speed test naman natin using packet Wi-Fi. Kung makikita nyo, Globe, packet Wi-Fi, click natin yung go. Then, wait natin yung result. So, yan guys, kung makikita nyo, yung ping niya is 33 ms. Then, yung jitter niya is 10 ms. So, good na rin siya. Antayin lang natin ngayon yung final result ng download Mbps. So, yung final result ng download Mbps is pumapalo ng 8.89 Mbps yung download. So, good na siya guys. Sa pag-play ng video sa YouTube, sa pag-browse, sa pag-download. So, okay na yan guys. Disclaimer nga pala guys, hindi porket malakas or mahina sa akin is ganun din sa inyo. So, nakadepende pa rin yan sa inyong location kung compatible sa inyong area at compatible sa inyong device. So, sana guys may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all. So, yan guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Joshua Sarte. Shoutout po sa'yo. Then, shoutout kay Edward Tamayo. Shoutout po sa'yo. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.